okay, to our leaders, to employers, kung ano yung inano dito sa lupa, ay magsusubmit din tayo. Amen! Wala naman tayong maraming salamat sa buhay ng mga bawat isa, sa mga first-timers, second-timers. Thank you na nandito tayo ngayon, kasama namin. Yung sa Saturday group, si Sister Janice. Ito siya. Anointed worship leader. Amen. Worshiper of God. Saturday group. Wala kasi siyang amo, kaya naka-attend siya ngayon. Hallelujah! We welcome you here sa Sunday group. Welcome everybody, at ngayon di ko na patatagalin pa para ang ating kapatid na ginamit ng Panginoon upang maghayag ng salita ngayon. Maraming salamat sa buhay mo, Pastor Apresi, na alam ko na nahihirapan ka sa amo mo. Kasi nararanasan ko rin yan. Wala akong time sa araw talaga na mag-aral, pero by grace of God, tayo ay nakakatayo. Kaya maraming salamat talaga sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Diyos, lalong-lalo sa pagpapakain mo sa amin. Thank you Lord, more blessings be upon you, supernatural, and more strength. Sa anumang pagsubok na ating mararanasan, ay makakayanan natin dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Amen! At welcome, inaanak! Kasi hindi ka lagi nakikita ang aming inaanak na si Julius. Sa mga bago, welcome, you are always welcome here, Barok. Hallelujah! Ngayon, we welcome Pastor Apres Roman na siyang gagamitin ng Lord ng Pahing Salita. Hallelujah! God is great! Amen! Darlene. Hallelujah. Handa na po ba tayong lahat? Alam niyo po, napakabuti. Ikaw mo na ipanan niyo. Na kahit napakagulo sa labas, gumugulo tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, binilalakan ko po ang bawat isa po sa ating lahat sa araw na ito. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita na atin po mapapakinggan sa araw na ito. Amen. We adore you. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Our topic for today is maintaining spiritual focus. Alam niyo mga kapatid, lahat ng inawit natin nandirito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinahindi. Lahat ng mga awit namin, lahat ng awit natin kanina, lahat ng prayers natin, nandito sa atin pong pag-aaralan. Kaya, glory to God. Marami pong salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, basahin po natin ang text po natin sa umagang ito, ay sa mababasa po natin sa Philippians 3:15. Babasahin nyo na lang po sa inyong upuan, at kinuha ko po ito sa ibang translation. Sabi po sa Philippians 3:15, so let's keep focus on that goal. Those of us who want everything God has for us. If any of you have something else in mind, something less than total commitment, God will clear your blurred vision. You will see it yet. Pupunta po tatos. Pinapunta pa ng asawa ko sa Saudi para doon maopirahan. Tingnan nyo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His riches, according to His purpose. Amen. 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 Lahat ng bangay, pangit man at maganda, imposible man, ay nagiging posible. Para sabihin niyang pinaglakip-lakip ko yan para mas lalong makita. Ako, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, if you want to succeed in spite of the circumstances you are facing today, focus on the potential result that God wants you to bring into your life as His masterpiece. Because a strong and positive attitude creates more miracle
than other things. Amen. Because life is 10%. How can make it positive thought, positive action equals positive results? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number two na tayo. Focus on your priorities. Ano naman ngayon ang priorities natin? Inuuna po ba natin yung mga bisyo natin? Or inuuna natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Focus on the positive result. Ano naman ngayon ang priorities ng buhay mo? Ang Diyos ba ang priorities ng buhay mo? Bigyan po natin ng daan itong priorities. Priorities means it is something more important than other things. Priorities. Ano po yung pinaka-importante sa buhay mo? Kapatid, alalahanin po natin, life is short. Huwag natin gamitin ang ating buhay sa walang kabuluhan. Unahin po natin ang ating Panginoon. Amen. At lahat ng pangangailangan natin ay dadaloy po sa atin po. At hindi lang sa atin, kapag ang priorities natin ay ang ating pong Panginoon, lahat yan dadaloy po. Amen. Sa ating mga anak. Amen. Dadaloy po yan sa ating pong pamilya. Amen. Hallelujah. Kahit dumating po yung punto na nakakikita tayo ng napakataas na tao at nakakikita po tayo ng pantay lang yan. Kahit nakikita mo na ang lakas-lakas, di ba minsan nababalitaan natin na bigla na lang siyang namamatay? Life is short. Kung naalala niyo po yung testimony ko noon na na-layout po ang aking anak, alalayo, alam niyo po, doon ipinakita at ipinaranas ng Panginoon na napakabuti niya. Kapag siya po ang inuuna mo lahat ng bagay, susunod yan. Amen! Amen. Hindi po sa pinagmamalaki, andito po yung manugang ko. Hirap na hirap yung anak ko, almost 5 years doon, na kahit nakaunti yung sahod niya, talagang hindi siya gumibab hanggang nung yung company na ang nag-layout sa kanila, pero may nakahanda pala na masigit na ipibigay ng Lord na trabaho sa kanya. Alam niyo po, last week lamang, inong nakaraang week, sabi niya, almost magto 2 months pa lang siya. Alam niyo, yung tunay nga na angat tayo sa Panginoon. May favor ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, nung Merkules yun, nung nakaraang weeks, yung assistant leader, pinalitan yung kanyang cup kasi pag regular ka, yung cup niya ay blue. Tapos, sabi daw yung Taiwanese, I will change your cup. Your cup is yellow. No, ma'am, why? Sabi daw ng anak ko. No, this is for you. I will change your cup. Alam niyo po yung yellow na cup. Assistant leader po sa kanyang station. Purihin ng Diyos. Talaga nakakabutin ang Diyos. Hindi siya nagkukulang kailanman. Amen. Hallelujah. Ganun makapangyarihan. Ganun kapag gumawa ang himala ng Diyos. Amen. Pangatlo na po tayo, baka hindi po natin matatapos. Focus on your perspective. Perspective means is the way you see something. Ano po yung pananaw po natin? Hallelujah. Yung una po, focus on the positive result. Pangalawa, focus sa priorities natin. At pangatlo, focus on your perspective. Bigyan po natin ng daan yung perspective. Perspective means the ability to think about problem and decision and or a decision. Ang kakayahang mag-isip tungkol sa mga problema at pagpapasya sa isang makatuwirang paraan na hindi pinalalaki ang mga ito. Amen! Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, isa pong nais. Tandaan po natin ito. Unbeliever man at believer man, magkakaroon din yan ng problema. Amen! Amen. At mga pagsubok.
ang kaibahan lang natin na mga believer, alam po natin na mayroong Diyos na nagpapalakas po sa atin. Mayroong Diyos na nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya, magawa nating sumayaw. Magawa nating umawit. Kahit na nabibigatan tayo. Amen? Hallelujah. Alam po natin na mayroong Diyos kung saan nagbibigay ng panibagong lakas sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, hallelujah. Marami pong salamat dahil alam natin kasama sa buhay na ito ang mga pagsubok sa buhay. Amen. Kaya kapag dumarating man ang mga trials sa buhay natin, huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong mainis. Huwag po tayong mabibigon. Amen. Kasama yan sa paglakong espiritual. Hallelujah. Dahil ang lumalago, nagiging kulang yan. Amen. Hallelujah. Alam natin darating yan. Hindi po dapat tayo masusurpresa. Hallelujah. Minsan sabi natin, bakit gipit ako ngayon? Minsan sinasabi natin, bakit iniwan ako ng asawa ko? Alam niyo, may plano at purpose ng lahat ng mangyan. Para maging single. Para makapag-focus. Para makapag-focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Nakakalungkot nga, oo. Pero, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo ang akala ko noon. Mayayaman lang ang masasaya, hindi pala. Ang alam ko noon, magaganda lang ang mga lumiligaya. Di tayo lang yun, joke only. Ay, aking manugang dito, nandirito ang aking manugang. Hallelujah. Diba? May iba't ibang destination lang tayo. Amen. May iba't ibang kapasidad po tayo. May iba't ibang kakayahan. Pero ang lahat ng yan, may kulang ang Diyos po ang nagpupuno. Amen. Amen. Ang lahat ng yan ay dinisen nyo ng Diyos. Para makita po natin na ang Diyos ay sobra-sobra. Amen. Amen. Sa 2 Corinthians 4:17-18, ang sabi dito, basahin ko po, "For our mind and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Amen. Lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay pansamantala lamang. Amen. Amen. Hindi nga binalak at dinisenyo ng lahat ng sakit, karamdaman o kabigoon ay pangwalang hanggan. Amen. Dinadaanan lamang yan. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos ay nasa atin, siya po ang nagpapalakas po sa atin, siya po ang nagpapakatatag sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. At doon babaguhin ng Diyos kung ano ang takbo ng ating isip. Hallelujah. Noon hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, ang dami po nating maling nagawa. Amen. Kasi mali ang focus, mali ang gagawin, mali ang desisyon. Pag magulo ang focus, magulo ang result nito. Amen. Pero ngayon, alam na natin, sa anumang sitwasyon ng buhay, nakapokus tayo sa ating pong pananampalataya. Sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng lahat at hindi siya nagkukulang. Kahit kailan, kahit saan mo tignan, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat kung tinitignan natin kung ano ang sitwasyon, aba talaga po, ay bibitiw po tayo. Lalo na sa Hong Kong ngayon, di ba? Napakagulo. Hindi na tayo nag-i-enjoy ng maghapon dito. Imbis na may Sunday school tayo, alam nyo, namimiss ko na yung hapon ng service natin, yung pagluluto namin, Lord.
Ang daming, alam nyo, dito po na pagtanto. Alam nyo po, pag nandito po tayo sa church, napaka payapa po tayo. At saka ano, alam nyo po, yung gastusin natin sobrang tipid. Amen? Kasi alam nyo, sabi ko, ay maraming gastos sa labas. Oo, grabe. At dito, mamalingkit kami natin, ano na, Pastor Roger. Magkano lang po ang pinabayaran natin? Mataas na yung $15, kumpli ang mga pagkain dito na libre. Kaya Lord, sabi ko, lagi kong ipinapanalangin, ibalik mo na yung kapayapaan ng Hong Kong. Lahat tayo, ipinapanalangin natin na ibalik na ng Lord ang kapayapaan dito sa Hong Kong. Para makapag-enjoy na tayo ng service natin. Amen? Alam niyo po, nabasa niyo na po ba yung, ayan, pinapamadali ako ng Panginoon? Kasi mag-aalas 12 na. Wala pa? Mag-aalas 11 na. Kasi mag-advance yan ng 5 minutes. Grabe. Marami pa. Alam niyo, nakatingin kasi ako. More! Sabi dito, do not let your circumstances dictate you. Huwag nating hayaan na diktahan po natin anumang sitwasyon meron tayo. Amen. Dapat lagi nating iisipin na ang Diyos ay maraming paraan. Amen. Maraming pagkukunan. Amen. Maraming, ang Diyos ay hindi nauubusan ng pagkukuhanan. Sapagkat Diyos ay Diyos na positibong Diyos. Amen. Alam niyo po yung kwento po sa 2 King? Sa 2 King 4 verse 1 to 17, yung pumbalo na ang natitira po lang niya ay isang boteng langis at nagkaroon po ng himala. Ikikwento ko na lamang po. At siya po ay lumapit sa isang propeta na si Eliseo. Nang sabi po niya, hindi po lingit sa inyo na ang asawa ko ay namuhay na may takot sa Diyos hanggang pong mamatay. At ang aking pong dalawang anak na lalaki ay aalilain po dahil po siya po ay baon sa utang. Isa po siya sa kanyang pinagkakautangan ay aalilain po ang kanyang dalawang anak na lalaki. So, sabi po ni Eliseo, si propetang Eliseo, ano pa ba ang natitira mong ari-arian? Ano po ang maitutulong ko sa iyo? Nung tinanong ni propetang Eliseo kung ano po yung natitira po niyang arian ay maliban na lamang po sa isang botelyang langis. Yan po, inutusan po ni propetang Eliseo ang balo na manghiram na lang sa kanilang kapitbahay ang mga basyo ng botelya para lalagyan po ng langis. At ganoon nga po ang ginawa ng balong ito. Pagkatapos po na mahirap, siguro hindi po alam natin, siyempre pagbayad yun ng utang marami, hindi po natin alam kung ilang karton yun, kung ilang sako ng botelya ang nahiram nila. At pagkatapos, umuwi kayo at magkulong kayo sa kwarto, sabi na Propeta Eliseo. At ganun nga po ang nangyari. Habang po sinasalin po yung mga basyo ng botelya mula po sa isang botelya ng langis ng balo, alam niyo po ang nangyari? Nagkaroon po ng himala. Hindi po tumigil yung pagtulo ng langis hanggang sabi ng balo sa kanyang mga mag-abot pa kayo. Hindi niya namalayan na wala na palang lalagyan ng buti na langis. At doon lamang po huminto ang pagdulo ng langis. Kapatid, ano ba yung mga nararanasan mo ngayon? Ikaw ba ay baon na baon sa utang? Tatandaan po natin, ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen! Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ang point dito, mga kapatid, alam ng Diyos ang sitwasyon po ng buhay po natin. Amen.
Alam ng Diyos ang nagpapa-stress po sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang kakulangan natin. Amen. At alam ng Diyos kung ano ang nagpapa-torture sa atin. Ngayon, hayaan naman natin na ang Diyos ang maging wallet natin. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, Jesus Christ over my wallet. Jesus Christ over my wallet. With power, with power. Jesus Christ over my wallet. Amen. Nakikita ba si Lord kapag nagsahod tayo? Nakikita ba si Lord kapag nahawakan natin yung mga ATM natin o ang mga babayarin natin? Ano po ang nakikita po natin? Kayo na lamang po ang makakasagot. Alam niyo po ba, yung dalawang isda at limang tinapay, hindi po naman talaga kasya yon sa 5,000, maliban pa sa mga babae. Pero alam niyo kung bakit nagkasya? Hinawakan ng Panginoon! Yeah! Hallelujah! Hayaan naman natin na hawakan ng Diyos ang wallet natin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Pang-apat na po tayo. Natin ang Diyos. Basta ibigay po natin ang para sa Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi yan mauubusan. Andyan pa, pero magsasahod ka na naman, hindi pa naubos. May talagang matitira pa. Amen. Kahit mayroon kang mga utang dyan, alam nyo, pag inuna po natin ang Panginoon, talagang ipapakita, ipaparanas ng Panginoon ang kapangyarihan niya, amen, ang kadakilaan niya, amen, ang himala. Amen. Amen. Pang-apat, focus on the good news. Hindi lamang sa positibo, kundi ang buhay naman ay punong-puno ng magaganda at mabubuting balita. Amen. Isa po dito ang magandang balita ay yung magandang buhay na pwedeng ipagkatiwala natin sa Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Do not allow your circumstances to cause you to doubt God. Hantayo kung mga ipalubo sa mga Ilocano. Hantayo kung mga ipalubos nga agdwa-dwa tayo iti Diyos. Kadag iti sitwasyon nga, intay, maranranasan iti panagbibiyak tayo. Amen. Sabi nga po, kung maalala po natin yung 12 years, ay yung sa Matthew 9 verse 20 to 22, yung babae pong dinudugo. Pag inaral po natin yung 12 years na babaeng dinudugo, siguro ang lahat ng ari-arian na ibenta na. At lahat ng mga doktor ay napuntahan na. Siguro kapag may asawa ito, siguro iniwan na kasi biruin mo 12 years na alagain. Siguro kapag may mga kapatid yan, iniwasan na. Pero nabalitaan niya ang mabuting balita na may Diyos na nagpapagaling. Amen. Amen. Ano po ang kanyang sinabi? Mahipo ko lamang ang laylayan ng Panginoon. Gagaling na ako. Napakaliit na pagnanasa, pero napakalaking pananampalataya. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Pero dumating ang mabuting balita na may Diyos na nagpapagaling. Ano bang meron ng hipo ng babae?